Umabot na ng mahigit 150 Filipino repatriates ang naligtas laban sa mapanakit ng kanilang mga amo sa ibang bansa. At simula ngayong linggo, ilang grupo na ng mga Filipino repatriates ang makakauwi sa Pilipinas. Para sa iba pang detalye, narito ang aking report. Mahigit sa 33 pang mga Pilipino mula sa Sudan na sinaktan at nakaranas umano ng karahasan mula sa kanilang amo ay patungo sa Maynila bilang bahagi ng mahigit sa 100 repatriates na inaasahang darating ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Dumating at 33 katao sa Pilipinas noong Mayo 2 ayon kay DFA Undersecretary Eduardo C. De Vega. Makakatanggap din ng DFA ng hindi bababa sa 24 sa susunod na araw at mga 100 sa katapusan ng linggo. Lahat ay nasa ilalim ng repatriation na pinondohan ng gobyerno. Pinahihintulutan naman ng DFA ang paggamit ng mahigit sa $900,000 o hindi bababa sa 49.7 million pesos para sa pagsisikap nito sa paglikas at pagpapauwi mula sa sumiklab na sigalot sa estado ng North Africa. Mayroong hindi bababa sa 104 na Pilipino na nasa hangganan ng Egypt at humigit kumulang 100 sa Sudan. Ngunit tinayak ni Vega na gagawin ng DFA ang lahat para mapadali ang kanilang ligtas na pagpasa sa lalong madaling panahon. Idinagdag pa nito na ang sapat na pondo ng assistance to national ng DFA para mailabas ang mga natitirang Pilipino na gustong bumalik ng Pilipinas. Para sa Your TV News, ako si Zay Soriano, sumasaludo sa bawat Pilipino.